tayong lahat. Ngayon ay may bago na naman akong gawang kalan. Ito ay yung soil stove. Okay, so ito ang pangalawa sa ginawa kong kalan ngayong 2020.
kay sulampasan na sa ating chamber ang apoy, you know. Okay, sukatin nga pala natin yung level ng ating ano. Ang ating langis, di ko masyadong nasukat kanina. Gaano karami ang buwan na ito. Okay, so ang level ng ating kadalasan puro malalaki na chamber yung mga ginagawa ko. Okay din, hindi nagbabaga yung ating chamber. Ayos lang. Yung apat na puti na to, ito itong lugar na ito. Yan yung apat na butas na nagre-represent sa ilalim sa pangalawang layer natin. Ayan na yung apat na puti. Yun ang nagre-represent. Okay, so ayos na ayos to. Ang lakas ng birit. Okay, subukan nating salangan kung anong magiging itsura nito. Kung anong performance ng apoy nito. I mean, kung anong itsura ng apoy pagdating sa salang natin na kaserola o kung anong mga niluluto natin. Kung anong mangyayari o itsura ng kanyang apoy. Papantay ko lang. Para yan. Okay, sinalangan natin. So, yan ang kanyang performance. Parang gumagana na agad yung ating kwan. Yung ating mga butas sa gitna.
sumisirit na yung ating mga butas sa gitna, nagpapunction na, ayun, kitang-kita ko na. Pag may salang, nasasaka siya, nagpapunction yung mga butas sa gitna. Okay, so ang ganda rin ang birada na ito. Malakas din. Yan ay nasa dulo pa lang na number 7. Okay, so susubukan nating ilagay natin sa maximum. Pero babalik tayo ng konti, ha. Yan, mas ganyan. Maximum operation na siya. Lord. Ayos din, asul-asul din yung ano natin. Dito tayo sa kabila. Na yung ating nga takip. So, ibig sabihin, kumukulo na yan. Ayan, magsisimula ng kumulo. Okay, so wala pang mga 5 minutes lang yata siguro. Napapakulo na niya yung kalahating tubig ng kaserola na yan. Okay din, walang buga-buga. Although na may konting orange, tolerable yan. Tignan nyo, walang kahuling-huling yung ating kwan, yung ating kaldero. Malinis sa malinis.
gumagana na yung apat na butas. Nakikita ko gumagana na yung ating apat na butas sa ibabaw. Okay, so yung ganito nga po, wala nang uling yan sa mga gilid-gilid ng ating kaldero. Malinis na malinis na yung kanyang performance dyan. Eh. Buong po yung kanyang apoy ngayon. Yan kasi ang gusto kong design. Medyo padaplis. Hindi tumatama sa ating curve yung ating pinaka pangalawang layer mula sa ibabaw. Hindi ko na pinatama. Karamihan kasi ng mga ginawa ko nung una tumatama sa curve. Okay, this time pinalampas ko yung bulusok. Ayun, puro pataas lahat ng gawan. Puro pataas lahat ng apoy. Kaya buong buo yung kanyang performance. Bumbo yung apoy. Lakas na ng vapor formation. Ano kaya itsura na ito pag ako kumukulo? Ah, nagtatalunan. Ang lakas ng bulo ako. Nagtatalunan yung tubig natin. Ang lakas siya magpabulwak. Napakaliit lang na nasel pero ang lakas na magpabulwak. Yan, tingnan nyo, Megan. Halos magtalunan yung tubig, oh. Grabe yung limbukay ng tubig. Ang lakas ang bulwak. Baka masunog yung cellphone ko, lalayo ko. Ayan, oh, kalahati yan. Pero ang lakas ang naghalos magtatalun yung tubig natin. Okay, so sarado ko ulit. Paniwala rito sa performance na ito, ah. Wala nga dito, stalite ako doon. Dito lang. Maliit lang yung ating chamber pero ang lakas niya magpabulwak ng buwan ng bulo. Gumagana na talaga yung apat na butas niya sa ibabaw. Pwedeng hindi ko na ito dagdagan ng butas sa ibabaw. Yung maganda ng performance. Kasi bala ko sana 8. Yung ginawa ko lang na 4. Pero parang okay na, eh. Parang solve na ako sa performance na ito.